What's up, Bugoy? Kamusta, Bugoy? So, nandito na naman si Kuya Fern. So, ang iba-vlog natin ngayong araw ay tungkol sa mga tao kung paano tumingin siya sa kapwa-tao niya. Pero bago yon, shoutout muna tayo sa mga nanonood at nakikinig ng vlog na to, no? So, shoutout sa mga nandyan, sa gilid na yan, yan. So, sila po yung mga nagpapabati, nagpapa-shoutout. Shoutout sa inyo lahat. Yan, so salamat sa pagtangkilik pa rin o pagtangkilik ng channel na to at nanonood pala po kayo. So patuloy lang po sana kayo manood para meron pong nanonood sa vlog ko. Okay? At sa mga bagong Bugoy na ngayon lang nakakita ng channel na to at nanonood ka ngayon, subscribe mo na po yan, Kuya Fern Ocampo. At pag nagustuhan nyo po yung vlog na to, sana ay i-like nyo rin at i-share. Yan. Kung may gusto kang sabihin, o may nagustuhan ka do sa mga sinasabi ko, o sumamalo mo, o kaya against ka sa mga sinasabi ko, yan, pwede po kayong mag-sulat po dyan sa comment section. Okay. Hohoy, Bugoy! So ano po yung sinasabi ko kanina? Tungkol saan po yung sinasabi ko kanina? Yun ay tungkol po sa mga tao kung paano itrato nila yung kapwa-tao nila. Minsan may mga tao na tingin pa lang may dating na, di ba? Tingin pa lang sa isang tao o sa kapwa niya, may dating na, may ibig sabihin na kagad siya. Ganyan siya, humusga na agad sa kapwa-tao niya. Hindi pa nga niya minsan kakilala yung tao, minsan hindi nga niya kakilala talaga yon. Ngayon nga lang niya nakita yon. Pero pag nakita niya, no, yung physical na aspect ng tao na yon, o kaya yung physical na kaanyuan niya, alam niya na kung anong klase tao yung bagay na yon, no? O yung tao na yon. So, tingnan natin, no? Subukan natin. So, meron ako pakikita ditong larawan. Yan. Ayan, nakita nyo ba? Yan. So, ito pa yung isa. Yan. At saka ito, nasa baba ko. Yan. Ayan, yan. So, yan. So, ano masasabi nyo sa mga larawang ipinakita ko po sa inyo? Yan. So, paano nyo siya ilalarawan? Paano nyo siya bibigyan ng karakter, no? So, anong pagtingin nyo sa tao na pinakita ko sa inyo? Ayan. So, anong klaseng tao siya? Sa isang salita, anong klaseng tao siya sa tingin ninyo? Base doon sa larawang ipinakikita ko sa inyo ngayon. Okay? Siguro, kung meron man kayong naisip, no? Alam ko na kung ano tumatakbo sa isip nyo. Ngayon, kung meron kayong gustong sabihin doon o gusto nyong ilarawan yung tao, pakisulat na lang po sa comment section kung meron kayong gustong sabihin o baka meron na kayong sagot dyan sa tinatanong ko ngayon. Pero kung akong mag-iisip at pangungunahan ko yung naiisip mo ngayon, ito yung alam kong nakikita mo ngayon, di ba? So una, malamang-lamang, sa nakita mo doon sa larawan na yon, pwede mong sabihin siya isang pulube, isang palaboy, basurero, may tama sa ulo, may saltik, baliw, nakadroga, addict, at marami pang iba. So yun sa tingin ko lang, no? Yun yung sa tingin ko, na sa tingin nyo din, yan ang nakikita nyo doon sa taong ipinakita ko kanina lang. No? Yun yung larawang ipinakita ko ngayon. So, gusto nyo po bang makita yung aktual na kaanyuan niya? Kasi nung makita ko siya, sa bagay, nangibabaw din yung mga bagay na naisip nyo sa naiisip ko. Pero nung makita ko siya, iba ang sumagi sa isip ko. Iba yung naisip ko, no? Mula nung bumuka yung bibig niya, yan, may mga naghinayang ako, kumbaga, parang ganun, naghinayang ko, sana may kasama siya, no? Sana may pamilya siya. Oo. Sana hindi siya ganyan
o hindi ganyan yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon. Sayang kasi, di ba? Sayang siya sa isang katulad niya na ganyan yung kanyang sitwasyon ngayon. Pero kung makikita mo yung totoong katayuan niya, yung kanyang ginagawa no, sa araw-araw, kahit ikaw, maghihinayang ka sa kanya, di ba? So, gusto na po ninyo panoorin yung tinutukoy kong tao. So, ito na po. Panoorin na po natin yung taong tinutukoy ko kanina, yung larawang ipinakita ko kanina. So, panoorin po natin siya. Okay? Balik sa balik. Taba kay ay. Balik sa. Hala! Balik. Ilo! Hey! Tandiyan! May ngiting dahil langit ang nagdarama para bang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na nararanasan mula sa puso ay tunay nga ganya. Mula sa puso ay tunay nga ganya. Forever more sad. Ayo. Ano ba 'to? Napatay sumpay. Ano ba 'to? Eh sumpay. Ulit. Ah, so, yung unang kanta niya. So, napakinggan niyo naman siguro kung gaano siya kagaling kumanta, di ba? Yan ay sa Filipino version, okay? So, salamat nga pala dito sa venue ko ngayon. Nandito ako sa classroom ng wife ko kasi tinulungan ko siyang maglinis ng room niya dahil lumipat siya dito sa fourth floor. So, yan po. Sana ay nagustuhan niyo yung kanta niya, di ba? Ang ganda niya kumanta, galing niya kumanta. So, sabi ko, sayang talaga, di ba? So, kayang-kaya pang gawa ng paraan, di ba? At tulungan si Manong. Kung may mga tao lang talagang may puso at saka may iawa, no? Yan. So, alam ko kung ano iniisip niyo ngayon dyan. Alam ko kung gusto niyo pa ng pangalawa, di ba? So, sabi nga, di ba? Pag may mga kumakanta, sisigaw lagi yan, more, di ba? So, ibig sabihin, may pangalawa pa. So, kung gusto niyo pang marinig yung boses niya na napakaganda, so, meron pa siyang pangalawang kanta para sa inyo. So, panoorin po natin. Highway run! Ay, pa! Galing niya, pinalakpakan pa siya ng mga tao. Wheels grow out the road on my mind. Restless heart, sleep alone tonight. Sending on my love, love rewind. Decide of the road and no place to start a family. Write down the lines between you and me. Talagang may feelings. In love your music man, it all is what's supposed to be. Oh girl, you stand by me. I'm forever yours. Faithfully. Pakpake. Sumpayin. Diba? Walang. Tama na. Tama na? Okay. Ready? May continuation pa. Okay. So, ito yung susunod. Laro ka, masikat ka eh. Too many bitter tears are inside on me. Grabe. Kaya siguro sumikat yung tao na to. And I've been facing this alone for much too long. Sana nabahaginan naman lang niya kahit konti ng kaalaman niya sa pagkanta, di ba? A bad coming up, you don't want us to rock a little bit.
naglilinis po siya. O iniwan ko po muna siya kasi nagbablog po ako ngayon. Kuha niya video! Okay, sumpay kay Bruce! Too much love will kill you if you can't make up your mind. Turn between laughter and the love you leave behind. You're headed for disaster, cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. Sikat yung kanin, sumpay yun ba? I'm just a shadow of the man I used to be. Yet it seems like there's no end of this for me. I used to be sunshine, and all I ever dreamed is being your child. Kapo nga kayo, madato ka rin. Nagang ikaon. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see that it's impossible to choose? Oh no, there's no making sense of it. Everywhere I go, I have to lose. Oh, yeah, too much love will kill you if you can't make up your mind. Turn between laughter and the love you leave behind. You're headed for disaster, cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. Yeah, pakpak! Yan, tama. Palakpak naman. Hey, so yan po, no? Galing, grabe ng galing ni, ano, ni Manong. Okay, so yan po. So, nakita nyo na po siya kung gaano siya kagaling. So masasabi nyo na siguro kagaya ng naisip ko, naghihinayang din kayo sa kanya, di ba? Yun yung sinasabi ko, sana ay kung wala man siyang pamilya, no? Sana may mga taong ano, kumukup sana sa kanya. O yung kagaya ng gobyerno natin, no? Lalo-lalo na yung mga lokal. Sana sila yung kumukup-kup sa mga katulad nila. Hindi sana sila pinababayaan, no? So, dapat ay nilalagay sila sa isang lugar na pwede silang, hindi naman pakinabangan, kung hindi, pwede silang maging produktibo. Oo, maaari silang maging produktibo, tulungan lang sila. Kung may karamdaman siya, gamutin siya. Kasi sabi ko nga, kung meron lang talaga akong, kung meron lang ako, no? Kung meron lang akong negosyo at mayaman ako siguro, oh, pwede ko siyang pakantahin, no? Oh, habang kumakain kayo diyan, o nagre-relax, may isang katulad niya na napakaganda ng boses, ang lamig ng boses. Ayun, ma-inspired pa kayo sa kanya, no? Yan yung mga ganun sana. Kaya lang hindi ko maintindihan ng mga gobyerno natin, lalong-lalo na sa lokal. Kung bakit yung mga katulad nito ay hindi tinutulungan, no? Sana yan ang ginagawa nila eh. Kasi ang trabaho nila sa lokal na gobyerno ay paglingkuran ng mga katulad natin. O lalo na siya. No? Eh, minsan iba ang nagiging dating ng mga namumuno natin sa gobyerno, lalo na sa lokal. Ang pinapaunlad nila yung pamumuhay nila eh. Hindi yung pamumuhay ng pinaglilingkuran nila. No? Ang pangit sa gobyerno ng lokal na hindi ko maintindihan. Oh, pero pag magsasalita sila, kapag nasa harap ng mga tao, ang lahat na lang sinasabi na tungkol sa mahirap, paglilingkuran ng mahirap, pero hindi ganun na nangyayari minsan eh, di ba? Oo. Kaya sila naluklok doon para paglingkuran tayo, di ba? Iba eh, ang dating tayo maglilingkod sa kanila para umunlad sila, parang ganun na nangyayari sa gobyerno natin. So yun, no? Sayang yung mga katulad nila. Sana ay natutulungan sila, lalong-lalo na ng mga lokal na gobyerno natin. Kung wala man silang pamilya, oo, wala eh. Ganun talaga ang buhay, di ba? Kung sino na lang ang mabait at naawa, yun, pwede siyang tulungan. Siguro yung nagpapakanta sa kanya doon, yun, baka tinutulungan siya, pag kumanta siya, pinapakain siya, binibigyan siya ng pera para mabuhay siya, yung ganun. Oh, pero dapat pamilya niyang gumagawa nun at saka yung
lokal na gobyerno natin. Sana merong ganun sanang ahensya sa mga lokal na gobyerno sa bansa natin na hindi sila pinababayaan. Ano pa eh, may pag-asa pa si Manong, 'di ba? May pag-asa pa siya. Oo, gamutin lang siya kung talagang may sakit siya sa pag-iisip o may karamdaman siya, kayang-kayang gamutin pa siya. Eh. So, sayang lang talaga siya, no? Sana ay may makakita sa kanya na mas malalim yung ano, no, pagmamahal sa kapo at matulungan sana siya, no? So, hanggang dyan mga bugoy, sana ay naantig kayo sa taong ito. Hindi sana kayo rin, no? Hindi rin sana kayo nagbibigay ng husga sa kapwa tao nyo dahil sa ganyang itsura niya. So, hindi lahat ng tao hindi sa panlabas na kanyo ang dapat hinuhusgahan. Yan. So, may kanya-kanya tayong karakter. Hindi porket gano'n ang itsura niya, masama na siya. Hindi na maganda pag-ugali. Hindi naman gano'n. Minsan nga, kung sino pa nga yung may itsura, kung sino pa yung may pinag-aralan, parang sila pa yung mga taong parang mga walang pinag-aralan. Di ba? Sayang, di ba? So, mas sayang sila. Kasi sila may pinag-aralan, pero parang wala silang pinag-aralan. Ito, di ba? Kita nyo naman, di ba? So hanggang dyan mga bugoy, sana nagustuhan nyo yung ating ginawang vlog ngayong araw na to. Patuloy pa rin kayong manood ng vlog ni Kuya Fern. So kung hindi pa kayo nagsasubscribe, pakisubscribe na lang po ninyo, Kuya Fern Ocampo. So hanggang dyan mga bugoy, ho ho hoy bugoy, paalam.